Questionable po talaga ang pagkatao nitong si Mayor Alice Guo. Marami pong nagsasabi na ito po ay hindi naman Pilipino, kung hindi isang Chinese national. Pero ang nakakapagtaka, siya po ay nahalal pa bilang mayor diyan po sa Bamban, Tarlac. At ang pinaka-worst pa diyan, mga tol, nasasangkot ang kanyang pangalan ngayon sa Pogo. Kaya nga po nagkaroon ng investigasyon sa Senado dahil po sa Pogo. At doon nga po naimbitahan itong si Guo. At doon na rin natin nalaman yung napakahiwagang pagkatao po nitong si Mayor Guo. Ayon po sa balita, siya po ay maaaring maharap sa kasong perjury kapag ka napatunayan po na siya po ay hindi Pilipino. Panoorin po natin ang pahayagdaan nito pong si Commissioner or COMELEC Chairperson Garcia. Na hindi naman pala talaga siya, ulitin po natin, kung mapapatunayan na hindi naman pala talaga siya Filipino citizen, ay siya po ay pwedeng maging liable o makasuhan ng perjury sapagkat pinanumpaan po yung mismong certificate of candidacy. Pero again, hindi po nire-require ng ating batas na magsasubmit ng dagdag na dokumento para lang patunayan na ikaw ay of age. Wala pong birth certificate requirement para lang patunayan na ikaw ay Filipino citizen. Wala rin po requirement na gano'n. O kaya isasabit mo yung iyong voter's ID o voter certification. Wala pong gano'n. Ipipresume ng COMELEC, sabi ng batas, na yung deklarasyon mo lahat ay tama until may mag-file ng disqualification o cancellation ng iyong candidacy ng isang registered voter. Ang COMELEC po ay ministerial ang duty namin. Ano po ibig sabihin? Wala po kaming karapatan na tumanggi sa pina-file na certificates of candidacy. Basta po kompleto ang... Napakahusay talagang magsalita nitong si Chairman Garcia, no? Napakalinaw. Pagka nagsalita siya ng Ingles, malinaw, lalong-lalo na kapag Tagalog. Ito po ipinaliliwanag sa atin yung maaaring kaharaping kaso kung mapapatunayan na ito pong si Mayor Guo ay hindi naman po Pilipino. Pero sinasabi niya nga na ministerial lamang ang trabaho po ng COMELEC, tumanggap lamang ng mga kandidato at ipepresume na kagad nila na ang mga isinusumiti pong dokumento nito ay naaayon po sa batas. Kaya sana yung nakalaban nitong si Mayor Guo diyan sa Bamban, sila po ang nagkusa na magsampa po ng protesta pero hindi po nila ginawa yon. Alam niyo ba kung ilan lamang ang kalamangan nitong si Mayor Guo sa kanyang nakalaban sa pagka-mayor? Mahigit sa 500 boto lamang. Pero ganun pa man, tinanggap po nila yung kanilang pagkatalo, kaya smooth sailing ang naging pamumuno nito, except ito ngayon, nadadamay na siya sa Pogo operations at nahahalungkat na ngayon ang kanyang pagkatao. Ang lahat ng items doon, walang blanco, tatanggapin po namin yan. Kahit pa nga maaaring mali ang deklarasyon o nagsisinungaling, maliban na lang kung later on, may magpapail po ng disqualification. So again, hindi po namin kilala ang lahat ng kandidato sa buong Pilipinas. Kung kalahating milyon po yan, hindi naman namin alam na hindi pala sa Pilipino. Hindi namin alam kaya siya pala ay hindi of age. Dapat po may magpapail na disqualification. Sa kalagayan po na naturang personalidad, sa verification po namin, wala pong nag-file ng disqualification sa kanya bilang isang kandidato. In fact, nung nagparehistro siya noong April ng 2021 bilang botante, wala po ni isang nag-oppose sa kanyang application for registration kung kaya ito ay na-approve ng Election Registration Board. Okay. Yan, pakinggan po natin ha. Yung teksto naman ng balita na yan. Ito po ay published yesterday, May 13. COMELEC Bamban, Mayor Guo could face perjury if proven not a Filipino citizen. Baka may mga karagdagan na mga kaalaman tayong mapulot dito sa balita, kaya basahin na rin po natin. Bamban Mayor Alice Guo could be charged with perjury if she misdeclared herself as a Filipino citizen. Ayan po yung napakinggan po natin kanina, no? Senator Risa Ontiveros earlier questioned Guo's identity, saying the mayor had no official records to prove she was a Filipino, and went as far as to ask whether the official was a Chinese citizen. At a news conference a day after a Senate inquiry on the raid of the Philippine offshore gaming operation compound in Bamban, Ontiveros said Guo lied when the mayor denied any connection with Hongsheng Gaming Technology Incorporated. Ayon po kay Ontiveros, Guo's name only floated during the 2022 elections despite the latter having no hospital record of birth
and no school records in the Philippines. The senator noted that Guo only has a certificate of live birth wherein it was declared that her father is a Filipino. However, Ontivero said business records show that Guo's father declared that he is a Chinese national. Kaya nagiging questionable talaga ngayon ito pong particularly citizenship nitong si Mayor Guo. It was later learned that Guo's registration of live birth was only filed when she was already 17 years old, probably 38 years old or 37 years old na siya ngayon. Kaya ito nga nakalagay sa balita, the 37-year-old mayor cast doubts as to her identity during the hearing by claiming she has forgotten or has no knowledge of her personal details. Nakakapagtaka kasi talaga yon, mga tol. Kung ikaw ay normal na individual, alam mo naman siguro kung saan ka na ipanganak, kung paano ka lumaki, saan ka nakapag-aral o hindi. Sinagot niya naman pala yun. I mean, yung mga personal circumstances na normal sa isang tao na masasagot sa mga tanong na ibinato, in particular nitong si Senator Risa Ontiveros, ay hindi niya po masagot ng direkta. Lagi niya pong sinasabi na hindi niya po maalala. Kaya ito ngayon ay nag-raise ng concern, hindi lamang po sa Senado, kung hindi kasama na rin po ang ating House of Representatives. Yesterday, in a press conference, natanong po ito pong si Congressman Bungalon at ito po ang kanyang naging komento tungkol po dyan. On the issue of Mayor Alice Guo, I guess it's a possibility, no, to have a parallel investigation here in the House of Representatives, because this is very serious and at the same time very alarming, because imagine a Chinese, well, allegedly isa pong Chinese person was able to register herself, no, 17 years after na siya po ay pinanganak. So late registration po yun nangyari. And this concerns about the citizenship of this particular individual, lalong-lalo na we are talking about a public official, no? And under our constitution, those who want to serve our country and to join the electoral process as candidates for a local positions, they should be Filipino citizens. Nakakaalarma po ito sapagkat kung dito nga po may proseso ng naturalization sa Kongreso, binibigyan po ng House of Representatives or the Congress itself yung mga nag-a-apply na gusto pong maging Filipino citizens. Pero ito parang mabilisan, eh, no? Kasi ang nagiging trend dito ay parang nagkakaroon ng... Hindi lang mabilisan, naging mayor pa. At ang pinaka nakakabahala dito, mga tol, yung naging pahayag nitong si Senator Risa Ontiveros. Thus, ito na nga po yung content natin. Kasi una, may mga nagre-request po sa akin ito, hindi ko po pinapatulan dahil akala ko a simple matter of investigation lamang ng Senado. Pero it raises now a national security concern, considering na may mga nag-iisip na po, in particular itong si Senator Risa Ontiveros, baka ito po ay asset ng China. Alam naman po natin na ang China, hindi po maganda ang relasyon sa Pilipinas sa kasalukuyan, at talagang sila po ay ginagawa ang lahat para po politically ma-impluensyahan ang ating gobyerno. At kung ito po ay asset ng China, nako, napakadelikado po nito kasi mayor na po siya. Kaya dapat saliksikin po talaga ito ng ating House of Representatives at saka ng Senate of the Philippines sa isang public hearing. Ngayon, dako po tayo sa isang balita pa mula naman po sa GMA, kung saan nagtanong-tanong po ang GMA tungkol po sa pagkatao nitong si Mayor Guo. At meron naman din nagsasabi na ito po ay na-witness nilang lumaki sa kanilang lugar. Pero most of those people sa Bamban, hindi po kilala talaga kung sino po itong si Mayor Guo. At pagkatapos po ng balita na ito, panoorin din po natin yung isang balita mula po sa Net25 kung saan dinetalye po doon ang mga pagkakakilanlan at mga kahiwagaan sa pagkatao po nitong si Mayor Guo. Unahin po natin panoorin ang balita na meron pong titulo, Mayor Alice Guo mula po sa GMA Integrated News, nagparehistro bilang bagong botante noong 2021.
Sa gitna ng mga question sa pagkataon ni Bamban Mayor Alice Guho dahil sa mga hindi masagot na tanong sa Senado, nagtanong-tanong ang GMA Integrated News sa mismong bayan niya. Sa records ng COMELEC doon, lumabas na naging rehistradong botante siya noon lang 2021, pero may mga tagaroon na nakasalamuha umano siya nung bata pa. Pero ininyo, kung noong 2021 lamang siya nagparehistro at ngayon ay 37 years old siya, 33 years old lamang siya naging botante sa ating bansa, particular diyan po sa Bamban. How come na lumipas ang mga panahon na yon na wala man lang effort itong si Mayor Guho na makilahok sa karapatan po natin na bumoto? Anyway, may mga tao naman talaga na walang pakialam sa pagboto, pero napaka, kumbaga, katawa-tawa o napakahiwaga ng mga pangyayari, sapagkat sa kauna-unahan mong pagkakataon na magparehistro, ikaw ay agad na tumakbo the following year sa pagka-mayor at nanalo ka pa. At ang pinaka nakakapagtaka pa dyan, ikaw pa yung piniling i-endorso ng noon ay incumbent mayor ng Bamban. Ano kaya ang masasabi dito ng mismong mga taga-Bamban? Bakit po nagkakaganito dyan po sa pagpili ninyo ng mayor sa inyong pong munisipalidad? Nakatutok si Ian Cruz. Nagparehistro bilang bagong botante si Mayor Alice Guho nang magpatala sila sa COMELEC office sa Bamban, Tarlac noong April 2021. May 30 anyos na noon ang alkalde, pero hindi na rin nila tinanong kung bakit ngayon lang siya nagparehistrong botante. Nag-register siya as new voter. Hindi po siya transferee? Hindi siya transferee. Pero hindi niyo po ba natanong na bakit ngayon ka na nagparehistro? Hindi na namin tinanong. Kompleto raw sa hinihinging requirements si Guho, kaya tagumpay siyang naging botante ng Bamban mayit isang taon bago ang eleksyon 2022. Passport at saka proof of billing. So pasok na po yun? Pasok yun, oo. Kasi may mga pwede silang i-present na documents para patunayan na taga rito. Pwedeng ipatawag din po dito ang Department of Foreign Affairs. Paano nakakuha ng passport ito pong si Mayor Guho? Siya ba talaga ay Pilipino national? Kasi hindi niya naman maipepresent yung passport na yan as a form of identification sa COMELEC kung in the first place hindi sa kanya in-issue ng Department of Foreign Affairs. Abangan natin yan sa mga susunod na pagkakataon kung maipapatawag ang DFA dyan, mga tol. Ito sila, pero isa lang yon, isa lang ang kukunin namin doon. Pero siya dalawa ang pinresent niya. Yan ang passport at proof of billing. Nang mag-file ng kanyang Certificate of Candidacy si Guho, wala rin naman daw naghain ng diskwalifikasyon sa kanyang pagtakbo bilang mayor ng Bamban, katunggali ang anim na iba pang kandidato. At kahit hindi kalakihan ang lamang na boto ni Guho sa sumunod sa kanyang kandidato, wala naman daw naghain ng protesta. More or less 500. Napakaliit, ano? More or less 500. Samantala, yung iba nga, thousands and lamang, pero talagang hindi matanggap ang pagkatalo at gumagawa ng kaparaanan para po questionin yung pagkakapanalo ng kanilang kalaban sa politika. Yet, dito sa Bamban, tahimik na tahimik. Kung hindi pa pumutok ang pogo, hindi pa natin malalaman ito ng sambayan ng Pilipino. Pero dyan din, wala namang, kahit ganun kaklose yung laban, wala namang nag-file? Wala. Walang nag-protest. Walang nag-file ng protest. Sa Senado, kasama sa ipinatawag si Mayor Guho sa investigasyon sa niraid na Pogo Hub sa Bamban. Doon inusisa ni Senadora Risa Ontivero si Guho kung talaga nga bang isa siyang Pilipino, lalo't 17 years old na siya nang ipalit register ang kanyang birth certificate. Wala raw official record ay sa Senadora na magpapatunay na mulat sa pool, Pilipino si Guho. Si Mayor Alice ba at ang mga tulad niya may mga mahiwagang nakaraan ay mga asset na pinapasok ng China sa ating gobyerno para magkaroon sila ng mabigat na impluwensya sa politika sa Pilipinas? Ayon sa Commission on Elections, may pananagutan si Mayor Guho sakaling mapatunayang hindi nga siya Pilipino. Kung mapapatunayan na hindi naman para talaga siya Filipino citizen, ay siya po ay pwedeng maging liable o makasuhan ng perjury. Sa Barangay Virgen de los Remedios, nakilala naman namin ang 54 anyos. Ito, interesting ito kasi itong lalaki, I do not know kung talagang kilala niya si Mayor Guho, pero pinatututuhanan niya na nakikita niya ito, particular nung kabataan po ito.
57 years old siya. Si Mayor Goo ngayon ay 37, 20 years ang agwat. Ewan natin kung totoo po ang kanyang sinasabi dito. Na si Ronald Mejia, mga 7 o 8 taong gulang daw nang una niyang makita ang may batang si Goo na kalaro ng kanyang mga pamangkin. Magkatabi at wala raw bakod ba noon ang farm nila at mga magulang ni Alice. Pagka po Biyernes ng hapon, napapansin na po namin dyan tag Sabado at Linggo. Tumira rin daw sa maliit na bahay sa farm nila Mang Ronald. Sana maipatawag rin siya sa Senado o sa House of Representatives, ano, para matanong ng mas malalim kung gaano niya po kakilala si Mayor Goo. Ang labandera at isa sa mga tsuper ng pamilya Goo, kaya nagpupunta raw doon ang batang Goo. Madalas pinupunta niya dito yung labandera niya, yung asawa naman ng labandera niya, yung driver nila ng loader. Tapos po papasok dito sa bakuran namin. 2 beses pinuntahan ng GMA Integrated News sa kanyang tanggapan sa munisipyo si Mayor Goo, ngunit hindi namin siya naabutan doon. Para sa GMA... Okay, now, para mas malaman po natin yung detalye sa pagkataon nitong si Mayor Goo na napakahiwaga, meron pong balita mula naman po sa Net25 at gamitin po natin ito. Ang titulo, sa likod ng katauhan ni Mayor Alice Goo, mata ng Agila International. Ayon po dito sa excerpt ng video na ito, basahin ko po. Maingay ngayon ang pangalan excuse me po, ni Mayor Alice Lial Goo dahil sa testimonya ukol sa pagkasangkot niya sa mga ni-raid na kuta di umano ng crypto at love scams at posible pang human trafficking rings na nakatago sa isang Philippine Offshore Gaming Corporation's compound o POGO compound na nasa likod mismo ng isang gusali ng munisipyo sa Bamban, Tarlac. Kaya kung pagtatagniin natin yung circumstance mga tol, possible nakilala talaga ito ng dating mayor ng Bamban. Kasi yung POGO na sinasabing may connection dito kay Mayor Goo ay nasa likod lang mismo ng municipal hall ng Bamban. Panoorin natin ngayon ito pong sinasabi po dito sa balita na ito. Lumulutang sa headlines ngayon ang pangalan ni Mayor Alice Lial Goo dahil sa questionable ng testimonya ukol sa pagkasangkot niya sa mga nasa watangkuta di umano ng crypto at love scams at posible pang human trafficking rings na nakatago sa isang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO compound na nasa likod mismo ng isang gusali sa munisipyo ng Bamban, Tarlac. Himayin natin ang mga detalye ng mga hindi magkakatugmang testimonya. Ano to? Alin Farducho? Kumpirmado ba yan? Si dating Senador Trillanes, kinasuhan ngayon lang si Roque, Banat Bay at iba pang vlogger. O sige, tatanong natin sa sekretary ni dating Senador Antonio Trillanes. Salamat sa impormasyon, ha. Monyang inihain ni Alice Goo upang malaman natin kung makatwiran ba ang mga akusasyon laban sa kanya o kung may mas malaking issue pa sa ilalim nito na dapat hukayin. Sa halos 4 oras na itinagal ng Senate hearing ay marami pa rin hindi sigurado sa kung sino ba talaga si Alice Goo dahil sa husay niyang lumihis sa tanong o mag-misdirect ng pagdinig. Sa simpleng internet search ay mahirap nang makita agad ang impormasyon tungkol sa punong alkalde ng Bamban. Halos wala rin itong record ng dating pagkaluklok sa serbisyo publiko, mapalibel man ang sangguniang kabataan o pagkakonsehal. Tira lumabas lang ang kanyang pangalan noong siya ipakilala ni dating Bamban Mayor John Feliciano bilang malapit niyang kaibigan sa inaugural. Yan ang unang pagkakakilala ng publiko kay Mayor Goo. Ang incumbent mayor nung time na yon ay ipinakilala po siya sa publiko at after that, siya po ang isinulong na kakandidato para sa kanilang panig, ano? Kaya nga doon po sa pahayag nitong si Mayor Goo, may mga tanong ang tao na tinulungan daw siya ng nakaraang administrasyon. Ang tanong ay anong administrasyon kaya iyon? Administrasyon ba diyan po sa Bamban Municipality o ang Duterte Administration? Di pa po natin alam ang sagot diyan, kaya tinatanong po natin. Tuloy po tayo dito sa pakikinig sa balita. Operasyon ng isang government-owned poultry dressing plant sa Bamban. Isang taon bago ang eleksyon ay inendorso rin ni Feliciano si Goo bilang kanyang successor.
Kahit ang kanyang social media records ay makikitang ginawa lamang noong taong siya'y nahalal bilang alkalde ng Bamban. Ang kanyang YouTube account ay sinimula noong January 20. Oy, tingnan niya natin yung kanyang YouTube account. Hindi ko na ilagay dito. Tingnan natin, Alice Guo. Yan. Oh, hindi naman makita yung kanyang YouTube account, ano? Hindi visible. Eh, ano baka iba ang pangalan ng kanyang YouTube account? But anyway, balik po tayo dito po sa pinapanood natin. 2022, nasinundan naman ang kanyang Instagram page noong April 20 ng kaparehong taon. Nairehistro ang kanyang kapanganakan noong 2003 lamang noong siya ay 17 taong gulang na. Ibig sabihin ay pinanganak siya noong 1986 na kung susumahin siya ay 38 taong gulang na ngayon. Medyo nag-conflict yung edad ha. Sa balita na binasa po natin kanina, siya ay 37 years old. Ito po, nakalagay naman dito sa GMA News. The 37-year-old mayor cast doubts as to her identity during the hearing by claiming she has forgotten or has no knowledge of her personal details. Okay, tuloy po natin ang pakikinig dito. Ng inyong mga magulang. Yung father ko po, retired na po. And yung nanay ninyo. Hindi ko po nakasama po yung nanay ko pong lumaki po. Noon, ano po yung trabaho ng inyong ama? Negosyante po, Your Honor. Negosyante sa hog racing din or sa pogo or sa iba pa? Hog racing po. Hindi po kami involved in any pogo operation po, Your Honor. Base sa kanyang mga tugon sa komite ukol sa kanyang mga magulang, banggit ni Alice Guo na anak siya ng isang retiradong magbababoy na pinangalanan ng una bilang si Angelito Guo na ang tunay na pangalan ay Jiang Zhong Guo. Samantala, hindi naman daw siya naging malapit sa kanyang ina. Ngunit makikita natin sa isang post sa page ng Municipality of Banban na binati pa nitong ina na nagdiwang ng kanyang kaarawan kamakailan lang. Nakapagtataka rin ang nasabing post dahil inalis ito sa website matapos ang committee hearing noong May 8. Bakit? Isa pang nakapagtataka ang salaysay niyang siya ay... Bakit inalis? Baka matanong yung ipinakita niya doong photograph? Ay nako, anong kahiwagaan meron dyan po sa mayor na si Mayor Guo. Ito po yung website ng Municipality of Bamban. Share ko lamang muna sa inyo. Tingnan nga po na natin. Yeah, municipal profile. Oh. Tingnan po natin yung mga officials, municipal profile, past mayor. Oh. Hanapin natin yung pinaka-latest kasi itong mayor na pinaka-latest bago siya ang nag-endorse sa kanya kaya siya nanalo marahil eh. From 2013, Mayor Jose Antonio T. Feliciano. Puntahan natin yung resulta nung nakaraang halalan. Election results. GMA tayo. Tapos, hanapin natin ng, pasensya na mabagal ang aking internet. Hanapin po natin ang Bamban. Shoutout po sa inyong lahat ha, sa mga nanonood po sa atin. Sino nga ulit yung mayor? Si Mayor Jose Antonio T. Feliciano. Yan po yung pinalitan nito pong si Mayor Guo dyan po sa kanilang munisipalidad. Okay, Bamban, Bamban. Yan, Tarlac. Dito tayo. Ang naglaban po sa Bamban Tarlac o ang mga nakalaban nitong si Mayor Guo ay bali anim. Wala po sa kanilang nag-file ng protesta. At ito po, oh, nakakagulat. Ang lamang-lamang po nitong si Mayor Guo na isang independent candidate ay nasa mahigit 400 lamang. Nakakuha po siya ng 16,503 votes against Salting Cap Joey mula po sa National People's Coalition na 16,035 ang nakuha pong boto. Tapos sumunod po doon ang Aksyon na si Ilagan at PDP Laban na si Gomez, Marimla,
Serrano, puro mga independent na po ito, at Mariano. Kaya tingin ko, yung sinasabing administrasyon ngayon dito, in fairness naman sa Duterte administration, hindi po ang Duterte. Kasi alam naman po natin na ang Duterte ay PDP laban na ngayon wala na pong laban. Pero ang kanilang kandidato po ay talo dito. Nakakuha lamang po yung kandidato ng PDP laban ng 2,372 na si Joseph Gomez. Ito po yung kandidato ng administrasyon sa pangkalahatan sa Pilipinas sa nung nakaraang halalan. Again, si Mayor Guo ay independent candidate, yet siya po ang inendorso ng dating mayor na si Feliciano. Ang tanong, bakit kaya siya ang inendorso ng dating mayor ng Bamban? Considering na hindi naman siya kilala ng tao, talagang bigla nga siyang sumulpot na lamang sa publiko at nanalo pa. O tuloy tayo dito sa panonood sa Net25. Nag-iisang anak, gayong ayon sa kanyang birth certificate ay may dalawa siyang kapatid. Nang tanungin naman siya ng komite tungkol dito ay inamin naman niyang may mga half-sibling siya. Mga inconsistencies na nagpapahina sa testimonya ng isang politiko, lalong-lalo na at siya'y nasa sangkot sa isa sa mga pinakamalalaking issue ngayon. Isa ring mainit na usapin ang kanyang edukasyon kung saan ni high school diploma ay hindi ito nakapaglitaw. Anya siya raw kasi ay homeschooled. Ngunit nung tanungin pa ukol sa kanyang edukasyon ay hindi man lamang niya maalala, diba, kung saang institusyon galing ang kanyang programa. Parang napaka-imposible, no? Homeschooled ka, tapos even nga yung pangalan ng teacher niya, hindi niya raw alam eh. Kung hindi teacher Rubilin ba? Basta first name lamang ng teacher niya ang pagkakakilala niya rito. Eh mula sa pagkabata hanggang sa high school, yun po yung nag-tutor sa kanya. Imposible naman na hindi mo makikilala man lamang yung tunay na pangalan ng teacher mo, di ba? Basic pa nga yun sa mga estudyante. Pagka estudyante ka, ang unang-unang itinuturo sa atin ng ating mga teacher, yung kanilang pagkakakilanlan eh, kung sino sila. Tapos siya, hindi niya kilala. Ayon sa kanyang testimonya ay nanatili sa industriya ng babuyan ng kanyang pamilya. Taliwas naman ito sa ipinakitang dokumento ng Senate Inquiry Panel na nagpapatuloy. Anyway, may nagsasuggest, sabi ni Rogelio Ilagan, sabi niya, Randy, good PM, sana hikayatin mo ang viewers mo at mga subscriber mo na huwag iboto mga surname na Chinese like Go, Yap, Chan, Tan, and other things. Pasensya na po kayo, I cannot do that. Kasi that is discriminatory. Ano? Hindi porket ang apelyido po nila ay ganyan, sila po ay masama na. Kaya hindi naman po siguro appropriate para po sa akin na humikayat ka agad nang dahil lamang po sa kanilang apelyido. Ako mismo kasi patunay na ang ilang mga Chinese national at Filipino-Chinese ay mga mabubuting tao. Hindi po ibig sabihin na porket yung mga politiko na kinaiinisan po natin, Go ang apelyido, Yap ang apelyido, o kung anuman, eh masama na. It's up to us kung sino po ang iboboto natin. Pero yung manghikayat po ako by reason of their surnames alone na huwag po silang iboto, eh pasensya na po kayo, hindi ko po yan magagawa. Tuloy po tayo dito sa pinapanood po natin balita. Ay na nagparehistro sila ng isang burdahan o embroidery business sa Valenzuela ng taong 2010. Ayon kay Go ay hindi raw niya alam ang mga detalye tungkol sa naturang kumpanya dahil isang taon lang daw siyang nanirahan sa Valenzuela at bata pa siya noon. Ngunit kung 17 taong gulang na siya noong 2003, ang ibig sabihin niya nasa edad 24 o 25 na siya noong mga panahong yon. Ayon din sa batas ay hindi pa maaaring maging incorporator ang isang menor de edad sa kahit ano pamang kumpanya. Taong 2003, naging incorporator siya, ibig sabihin. Pero itinatakda ng batas, eh hindi naman daw pwedeng maging incorporator ang isang menor de edad. Ano? Ano kaya talaga ang katotohanan dito? Sige, tuloy po natin ang pakikinig. Ngunit nakapangalan si Alice bilang isa sa mga incorporators ng kumpanyang nabanggit, kasama ang mga pangalang Siemen Lielgo, Sheila Lielgo, at ang kanyang ama na si Jiang Zhuanggo. Nang tanungin naman siya patungkol sa pagkatao ni na Siemen Lielgo at Sheila Lielgo, hindi raw niya sila kilala kahit pare-pareho ang nakasaad na tirahan sa Articles of Incorporation nito.
at magkakaapelido. Diba? Mayor Alice Guo, anong hiwaga ang bumabalot po sa inyong pagkatao? Mga taga Bamban, hindi po ba kayo nagtatanong sa inyong mayor ngayon? Kayo po ba ay kontento na dahil natutulungan kayo? Lalong-lalo na yung mga senior citizen daw po dyan, eh kada may birthday, eh talagang naaasikaso naman ang maayos nitong si Mayor Guo. Pero hindi po sana ganun. Dahil ang nakasalalay po dyan, hindi po ang henerasyon ninyo, kung hindi ang mga susunod na henerasyon sa bayan po ng Bamban. Ano na lamang po ang mangyayari kung isa po palang hindi naman Pilipino ang nanunungkulan at patuloy na manunungkulan dyan po sa inyong lugar? Sa tingin nyo po ba yung welfare ninyo bilang Pilipino, mapoprotektahan ito sa lahat ng pagkakataon? And worse, nadadamay po ngayon yung mayor ninyo sa isang aktibidad na kinasasangkutan po ng krimen. Pogo operation. At sa likod po ng pogo operations na yan, nakakubli ang sinasabing paglabag sa iba't ibang batas sa Pilipinas, particular ang human trafficking. Aba, isip-isip po kayo mga taga-Bamban, kung may manonood man po tayong taga-Bamban dito, eh magtanong-tanong na po kayo mismo dyan sa inyong lugar. Kung kayo naman po ay may kaalaman, ipagbigay alam nyo na rin po sa otoridad po natin kung ano ang katotohanan tungkol po sa inyong mayor. Kasi nakakapagtaka po talaga yung naririnig namin ngayon dito. Napaka hindi akma sa mga pangkaraniwang pagkakataon ang mga detalye na dapat nalalaman itong si Mayor Alice Guo. Pero sa most of the question being asked sa kanya, ay ang sagot niya, nakalimutan niya o hindi niya maalala. Diba? Kung hindi ho kayo yung applicant, dapat tumayo ho isa dyan na sabi hindi ho siya yung applicant. Diba? Anyways, yan po yung formal records. Okay. We'll move to another topic na gusto kong itanong. Nasabi niyo ho kanina na parte kayo ng Baofu. Opo, Your Honor. When you say parte, may-ari ho kayo ng Baofu? Your Honor, ang sa akin lang po is the property lang po. But in the Articles of Incorporation, part ho kayo ng incorporators. Your Honor, opo. Opo. Ilang percent po? This is prior to your divestment, ha? Opo, this is opo. So, gaano kalaki po ang ownership niyo sa Baofu? Your Honor, yung property po, 50% po na sa akin po. Anong ownership niyo sa Baofu? Yun ang simple question. Ownership po. Oo. Ako po yung president po. You're the president kayo ng Baofu? Pero okay. Yung ownership ownership niyo sa Baofu, ilan ang pagmay-ari niyo sa Baofu? Your Honor, nag-umpisa po, explain ko lang po. Sa usapin naman ng Baofu Corporation, ang tanungin si Alice Guo. Nakakalito, ang ganda sana nung pag-uusap na yun, di natin na ituloy na kasi balita lang yung pinapanood natin, bitin yung clip, ano? O, sige, tuloy na lamang muna natin ito. O kung pagmamayari ba nito o pagmamayari ba ito ng isang Pilipino, ay sinabi niya ang Filipino-owned ito bago niya ibinenta ang kanyang share, bagamat 60% ng kumpanya ay kanyang pagmamayari, habang ang 40% naman ay pinag-aatian ng kanyang Chinese investors bilang joint venture na taliwas naman sa lessor-lessee relationship na una niyang iginiit. Isa rin po siya incorporator din po ng Baofu po. Siya po ay Chino o Filipino? Chino po. So ano po yung percentage ng Filipino at percentage ng Chino dun sa Baofu? Kasi sabi nyo ang Baofu ay Pilipinong kumpanya. Apa, 60% po, Filipino-owned po. Sino-sino yung nagre-represent nung 60% na Filipino? Ako po. Kayo lamang mag-isa, 60% apa. Ownership. And then 40% sina Xi Xingyang at iba pa. Ngayon, sabi niyo po sa isang media interview na simula nung raid sa Hongxing, nung February pa, yung unang raid, February 2023, nakaraang taon, hindi niyo na sila pinayagan mag-operate. Pero hindi na nga ba sila nag-operate or nag-operate pa rin sila?
Your Honor, after 2023 po na rate dun sa Hongsheng po, gumawa po ako ng investigation po. Inalam ko po ano po nangyari hanggang sinubaybayan ko po hanggang nasa korte na po yung kaso. Ang hindi ko po inalaw po ng operation po is after itong rate po nung nakaraan po na buwan po. Pero mula nung Feb 2023 hanggang itong huling raid 2024, during which time gumawa kayo ng investigasyon and then umabot sa korte, nag-operate pa rin? After po, nagkaroon po sila ng provision license po. Saan galing yung provisional license? Provision license po, Your Honor, from PagCorp po. Sa kalauna ng muling tanungin ukol sa ownership nito ay tila nag-iba na naman ang sagot niya kung saan sinabi niyang siya ang nagmamay-ari ng 50% ng Baofu. Ngayon mga tol, ano talaga ang katotohanan sa likod ng pagkatao nitong si Mayor Guo? Yan ang talagang sana masagot ng ating Senate of the Philippines and House of Representatives in a separate inquiry. Kasi ito pong isinasagawang hearing nito pong si Senator Win Gatchalian, ito po ay dahil sa POGO operations. At siguro kung ang pag-uusapan ngayon, local government, separate committee po ito. At kung hindi ako nagkakamali, ang Committee on Local Government na namumuno bilang chairperson nito ay si Senator JB Ejercito. Tingnan natin kung ito po ay didinggin sa committee nitong si Senator JB Ejercito o kung anumang committee na appropriate para po sa pagdinig na ito. Kasi hindi na po ito ordinaryong POGO operations lamang. Ito po ay question na about national interest dahil mismong kung totoo man ito, baka napapasok na po tayo ng mga spy o asset ng China at inuimpluwensyahan na po nila politically ang ating government. Napakabata po nito. Sabi nga ni Tea Tan doon sa kanyang panulat, paano kung ito'y magkaroon ng popularity, sumikat talaga sa taong bayan at manalong senador kung tumakbo, and worse, pag tumakbo ng presidente, manalo pa. Di meron na tayong presidente na hindi po Pilipino? O, yun naman ay wild imagination lamang. Pero wag na po nating hintayin sa ganong pagkakataon bago po tayo umaksyon o ang ating gobyerno dito. Ito po ay dapat tutukan ng ating House of Representatives, saka ng Senate of the Philippines, saka ang mga concerned agency ng ating gobyerno, partikular ang COMELEC, ang ating Department of Foreign Affairs, saka ang ating Department of Interior and Local Government. After all, ang DILG, under po nila itong local government of Bamban. Sana magkaroon po ng appropriate actions dito ang mga binanggit po nating mga ahensya ng ating gobyerno para naman kahit paano masigurado natin na tayo po ay pinamumunuan ng isang tunay na Pilipino at hindi po nagpapanggap na Pilipino. And worse, baka sa pagpapanggap pa bilang Pilipino nito, nagagamit pa ang mga kapwa natin Pilipino para po sa paggawa ng illegal na aktibidad sa ating mismong bansa. Yan lamang mga tol ang update dito kay Mayor Alice Guo. Kung meron po kayong impormasyon na maaaring makatulong sa pagkakakilanlan nito pong si Mayor Alice Guo, wag po kayong magtubili na ipaalam ito sa ating mga otoridad o kaya i-private message yun na lamang po sa ating programa.